Hello guys, ngayon ay nagluto ako ng beef mechado. Yan, kaya lang hindi ko na naipakita kung paano ko ginisa. Kasi maraming tao dito, ayoko mag-live. Yan, ginisa ko lang siya. Minarinate ko muna yung baka pinakuluan ko na muna. Pinalambot ko ng bahagya. Kasi ang baka dito, iba, hindi tuli. Kaya malansa. Kaya kailangan pakuluan mo na muna siya. Sa mga condiments para matanggal yung mga pungent smell niya. Tapos binabat ko siya. Minarinate ko siya sa lemon, half lemon. Half lemon juice, half cup. Half cup ng soy sauce. Yun lang. Marinate ko na muna. Tapos sinote ko siya sa bawang, sibuyas. Bawang, sibuyas, kamatis. Tapos sinama ko na yung marinade ko. All together. Tapos beef broth. Ayan, pinakuluan ko. Nilagyan ko ng dito. Paprika. Ayan. Lapit na siyang maluto, malambot na siya. Tagal na niya, kanina pa. Oh. Kasi ayokong gumamit ng para sa yung ginagamit nila, yung pressure cooker. Diba kasi ang lasa ng karne, pag hinan mo sa pressure cooker, parang yung karne, para pang wasak. Walang lasa. Iba yung normal na pakukulan mo siya ng slowly para yung beef maging tender siya. Very slow lang ang fire ko. See? Very, very slow. Di ko nga makita. Oh. Medyo matagal lang, pero patient ang maganda. Kaysa naman pwersahin mo, hindi naman masarap. Eto, talaga namang masarap. Nagmamanti-mantika. At saka healthy to kasi, pinakulang ko muna yung baka, tinanggal ko lahat ng mga pats niya. Yung mga manti-mantika, sebo-sebo niya. Kaya wala siyang sebo-sebo. Para healthy. Kasi ngayon lang ako kakain ng food, ng beef. It's been long time kasi I'm nagpa-fasting ako. Ngayon lang ako kakain uli ng karne. Mostly I eat salad. But now, maybe I'm craving for beef. That's why nistil ko nga tong baka. Niluto ko yung baka nila. Magreklamo sila sa tambol mayon. Ayaw nilang bumili ng manok eh. Gusto ko sana manok eh, para chicken afritada. Eh, naging chicken beef. Hindi ko talaga type ang beef. Kaya lang, no choice, I'm craving for afritada. Yung para bang luto ng papa ko. Kasi ganito yung luto ng papa ko. Ayan. Ayan. Super sarap yan. Yeah, talaga naman. Akin lang, ako lang kakain ito, kala nyo. Kasi hindi naman sila kakain yan. Dahil kasi sila, kaya kain nila yung luto nila. Ayaw ipakain ng ano. Basta yung isa. Or something species. May jealousy sa pagluluto. Kaya I cook my own food. I cook their own food. That's why. Yan. Sobrang hina lang niya. Tapos lalagay ko ito siyang. Ito. Ayoko siyang ma-overcook. But I put a little bit. O yan. Nag-put ako ng ilang piraso. Para ma-absorb niya yung taste. Pero I like it a little bit half cook. Para kasi may aroma lumalabas pagka yung tinap mo siya. After cooking everything, there is an aroma coming from this mechado na talaga namang mapapa-mm ka. Yan. Okay guys. Sorry, hindi ko na ano. Next time, I will show you how I make it. But this is traditional mechado. I don't make invento like the other are doing. They are making invento the mechado. This is a traditional way of cooking the mechado. I copy it from my father. Because my father from before is usually cook sa mga handaan, sa mga piyesta, pas kasal. Always invited siya. He slaughter and he cook. He doesn't need any help because he can manage by his own self. All he needs to do is someone who will fill the tomato, the garlic, and everything, the stops. But
everything my dad can manage. That's where I copy. I don't like also any somewhere na istorbo dito sa kitchen. That's why I cook only if there's no anybody in the kitchen. I don't like to cook if there's someone here is looking at my cooking and making copy. Because usually, I don't teach cooking. I don't teach my secret, yeah, sorry. But I'm just saying what I'm doing. It's just a normal way, like marinating or sauteing, just like that. And you need to boil for a long time, for a low fire, para yung tender yung beef niya, ang lasa niya talagang beef na beef. But before that, yung beef kasi, pinakulang ko as what I said earlier, yung beef kasi, ano siya, hindi siya tuli. Kaya parang, it's may pungent smell, parang malansa-lansa siya. So, ay pinakulang ko siya sa ginger, sa cinnamon, sa, I forgot, the leaves. This one, what I forgot, these leaves, I forgot, some condiments. Chinese condiments para mawala yung pungent smell niya. Wala nga siyang smell. Like really, really taste beef. No any bad taste. Just like that. Yan lang yan siya. Talagang very, very low fire lang. At napaka tender yung beef. Sarap niya. Grabe. Pwede nang mag-asawa. I just put it on the top just like that. Yeah. Pwede nyo rin i-fry, i-roasted niya a little bit. Pero ayoko lumalanta. Ang gusto ko yung ganyan. Yeah. I like this bell pepper because napaka-healthy ng bell pepper. Yeah. And pag kinover mo siya, lalabas yung aroma ng ano na, oh my god. Ooh, the smells. Wow, really nice. Yeah, that is how I cook. Hindi kasi ako mahiling mag-invento ng mga cooking. I like traditional way of cooking. Like tagalog cooking, because I am a pure Tagalog. I don't say I'm from pure Tagalog because my dad is from Bicol. Yeah, but my mom is a pure Tagalog. Mga apo ni Andres Bonifacio. Yan, so nice. Hindi siya nag-i-stick kasi very light, low lang siya. May pepper siya. Yeah. Yeah. Pag kinover mo siya, count it like 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so just something like that. No, i-smoke niya, na-absorb yung amoy. Wow! Iyan ang sinasabi kong amoy. Wow! Yung amoy ng bell pepper. Hindi na mawawala yan. Na, ang amoy ni, ang aroma na yan, nasa top. Yan. Hindi na lang siya. Papatayin ko kasi ayoko nga ng overcook ang ano. Kasi almost done na siya. Almost done. Okay, thank you guys for watching. Next time, I will show you how I saute it. Because, alam mo kasi yung mga kasi yung mahilig magluto. May mga kanya-kanyang technique yan. May mga different variety kung how they cook it. But me, I usually cook traditional. Ayoko ng mga invento. Kasi mas malasa yung mga traditional. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye.